Itong pagbisita ni Blinken, nagpaalala sa marami na talagang tuta ng Amerika itong si Marcos Jr., tuta ng mga imperialista. Sumugod sa Mindoro sa Maynila noong March 19 ang mga progresibong grupo kasabay ng meeting nina President Marcos Jr. at US Secretary of State Anthony Blinken. Ito na ang ikalawang meeting ng dalawang opisyal mula noong 2022. Hindi raw totoong pagpapabuti ng ekonomiya ng dalawang bansa at pagdepensa sa West Philippine Sea laban sa China ang agenda ng pagbisita ni Blinken. Ang nasa likod daw ng state visit ay ang planong gawing bahagi ng global military complex ng US ang Pilipinas. Unang uli siyang dumating sa Pilipinas, August 2022, a few months after that, nagkaroon ng dagdag na EDCA site. Ang US noon at lalo na hanggang ngayon ay nagpapaypay ng napakaraming sigalot, gera sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dami niyang tinatayong mga base militar sa Pasipiko, ang dami niyang dinagdag na EDCA site sa Pilipinas at gusto pang dagdagan. Ang daming military exercises na ang sinasabi nila ay para sa disaster preparation, pero alam natin na ito ay paghahanda para sa gera. Perwisyo rin daw ang dala ng US military exercises sa bansa, gaya ng pagkagambala sa mga residente at sa lokal na kabuhayan nila. Dagdag na gastos din sa pamahalaan ang pagiging host ng war exercises. Higit sa lahat, destabilisasyon at hindi raw seguridad ang hatid ng presensya ng US troops sa Pilipinas. Ang ano yung sinasabi nilang pangako na sa pamamagitan ng EDCA, mapipigilan ang China? Pero hindi naman niya napigilan noon. Walang matutulong ang US kundi magpaypay lang ng tensyon at lumikha ng sigalot dito sa ating rehiyon. Kasabay ng bisita ni Blinken, nag-anunsyo rin ang US na sa darating na Abril, magkakaroon ng trilateral meeting sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas para raw pag-usapan ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at iba pang problema di umano sa rehiyon. Ang mga bansang ito, sinusulong nila ang kanilang sariling interes. Huwag nating ipagpantay na ang agenda ng US, agenda ng Japan, ay interes ng Pilipinas. Yan po ay nagpapaalala sa atin ng ating pamahalaan, hindi pro-Pilipino ang kanyang foreign policy. Ito ay pabor sa dayuhan, pabor sa mga imperialista. Dagdag ng grupo, ang tunay na layunin daw ng gaganaping trilateral summit ay ang gawing bahagi ng infrastrukturang panggera ng US ang Pilipinas at mapanatili ang kontrol nito sa buong Asia-Pacific region. Matagal na po nating panawagan para sa independent foreign policy. Tanggalin na itong mga unequal at hindi pantay na mga tratado, yung anti-Filipino na mga agreements, halimbawa yung Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, itong EDCA. In the long run, dapat tayo naghahanda sa sarili natin para depensahan ang ating teritoryo. Adrian Puse, nag-uulat para sa Alam.